topic natin ngayon ay tungkol sa diode. Ano nga ba ang diode? Ang diode ay hango sa dalawang salitang Greek na di, na ang ibig sabihin ay dalawa, at ode, na ang ibig sabihin ay landas. Ito ay pinangalanan ni William Henry Eccles noong taong 1919. Maraming iba't ibang klase ang diode. Halimbawa na dito, ang light emitting diode or LED, avalanche diode, Zener diode, Schottky diode, photodiode, varactor diode, at marami pang iba. May dalawang terminal ang diode. Yun ay ang anode, at yung isa naman ay ang cathode. Ang anode ay yung positive, at cathode naman yung negative. Kung mapapansin nyo, mayroong markings or guhit doon sa body ng diode. Yun ay ang cathode or ang negative. Ang isa sa mga function ng diode ay kinoconvert nito ang alternating current or AC sa direct current or DC. Ang tawag sa process na to ay rectification. Paano nga ba nangyayari ang rectification? Kung makikita nyo sa diagram, ito ay binubuo ng isang step-down transformer, dalawang diode, at isang filter capacitor. Ang function ng transformer ay pinapababa nito ang output voltage. Ang function naman ng diode ay kinoconvert nito ang AC to DC. Ang gamit naman ng capacitor ay pang-filter ng mga ripple voltage. Kapag sinuplay natin sa primary ng transformer, magkakaroon ng output sa secondary ng transformer. Magiging DC lamang ito pagdaan niya sa diode. Gumamit tayo ng filter capacitor para ma-eliminate ang mga ripple voltage at para maging pure DC. Siguro, may mga magtatanong sa inyo kung bakit naging positive yung output ng diode kahit negative naman yung nakaharap. Ipagpalagay natin na ganito ang nangyayari sa loob ng diode. Yung ilang kuneho, yun yung alternating current na pumapasok sa diode. Sa anode sila pumasok. Pagpalagay natin na yung lobo ay yung cathode. At yung naunang dalawang kuneho naman ay positive charge. At yung isang kuneho na nahuli ng lobo ay negative charge. Kung sa ang terminal pumasok ang alternating current, yun din yung charge na ilalabas niya. Kung anong terminal man yung nasa dulo, yun yung charge na ibablock. Ang isa pang function ng diode ay inaalaw lamang nito na dumaloy ang kuryente sa isang direksyon lamang. Para mas lalo nyong maintindihan, ihalintulad natin ang daloy ng kuryente sa daloy ng tubig. Halimbawa, meron isang tubo ng tubig na mayroong pintuan sa loob. Pero yung pintuan na yun ay bumubukas sa isang direksyon lamang. Kung dito tayo magsusuplay ng tubig, syempre bubukas yung pinto kasi walang harang sa kabila at tutuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Ang tawag doon ay forward bias. Ngayon, sa kada pagbukas ng pinto, kung mapapansin nyo ay humihina ang nilalabas itong tubig. Ang tawag naman doon ay voltage drop. Lahat ng diode ay mayroong voltage drop. Kung hindi ako nagkakamali, 0.6 to 0.7 volts ang voltage drop ng mga diode na gawa sa silicon. At 0.25 to 0.3 volts naman ang voltage drop ng mga diode na gawa sa germanium. Ngayon, palagay natin dito naman tayo sa kabila maglagay ng tubig. Hindi makakadalo yung tubig kasi may harang. Ang tawag naman dyan ay reverse bias. Ngayon naman ay i-actual natin ang sinasabi ko sa inyo. Gumamit ako ng linear power supply bilang power source. Nakakonek ang negative sa negative terminal ng isang LED. Gumamit ako ng isang LED bilang isang indicator. Kung mapapansin nyo, nakakabit na ang positive ng ating power supply sa positive ng ating diode. At kung makikita nyo, umiilaw ang ating LED. Yan ang tinatawag natin na forward bias. Ngayon ay babaliktarin ko naman ang ating diode. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Base sa nakikita nyo, hindi umilaw ang ating LED. Ang tawag dyan ay reverse bias. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-test ng diode. Gamit ang ating analog tester, iset natin ito sa times 10.
ipagdikit ang magkabilang dulo ng test probe upang malaman kung gumagana ang tester. May apat na kondisyon ang diode: good, leaky, open, at shorted. Nakita nyong hindi gumalaw ang dulo ng pointer ng ating tester. Ngayon ay babalik ta rin naman natin siya. Gumalaw ang pointer ng ating tester. Ibig sabihin ay good ang diode dahil meron siyang forward at reverse bias. Ngayon ay idikit natin ang test probe sa terminal ng ating diode. Kung nakikita nyo ay pumalo ang pointer natin. Binaliktad natin at nagkaroon ulit ng palo. Ibig sabihin yan ay shorted na ang diode. Ngayon, dito naman, sa unang tingin, akala mo ay normal ang diode na ito dahil meron siyang forward at reverse bias. Hindi lang gaanong kita sa camera na bahagyang gumagalaw ang pointer ng ating tester. Kaya mas minabuti ko na ilipat ito ng range sa times 10K para malaman natin kung may problema ba ang diode o wala. Gumalaw ang pointer ng ating tester. Binaliktad ko ito at gumalaw muli. Ang range natin ay nasa times 10K. Correction lamang po, hindi po dumidikit ang magkabilang dulo ng diode sa aking kamay. Ngayon, lipat natin ang pointer sa range ng times 10. So nakikita niyo po, gumalaw ang pointer ng tester. Binaliktad ko at bahagyang gumalaw ang pointer ng ating tester. Nangangahulugan lamang na ang diode na to ay leaky. Ganito naman ang reading ng diode na open. Wala pong reading ang ating tester. Binaliktad ko na at hindi man lang gumalaw ang pointer ng ating tester.